Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mapusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik. Ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season, isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season, walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kabanang bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Isang mapagpalayang umaga, makabayan. Muli pong sisingkaw sa simpapawid ng inyong rapidista, Rapido Alan Season. Muli pong rarapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno, maging pribado, manasagot sa anumang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin. Paghimay sa mga isyong napapanahon. Pakikipag-usap, pakipaghuntan, pakipagtalakan, pakipagtalastasan, pakipagbalangkasan. Pakikipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Muli, makabayan, kayo po'y nakikinig sa inyong himpilang IWRR. International Web Radio Rapido. Diyan ho sa Manawag, Pangasinan, nakita ho natin yung development plan ng Manawag, Pangasinan. Itong Manawag, mga kaibigan, ito ho ay kilalang kilala dahil ho sa Minor Basilica di Manawag. Dinadayo ho ito, mga kabayan, yung mga debotong Katoliko, deboto kay Mama Mary. Ang problema rito sa Manawag, mga kaibigan, ay yung kaayusan ho ng kanilang palengke. Atong ilang agagi, salasalabat ho dyan ho sa palengke. Hindi lang ho yan. Kapag Friday, Saturday, and Sunday, problema ho mga salasalabat din ng mga sasakyan, eh hindi ho napagkakasya doon ho sa backyard ng Minor Basilica. Kaya meron ho mga private parking spaces sa labas ho ng basilika. Pero nagkukulang pa rin, mga kabayan. Kaya kung saan-saan na lamang ho pumaparada ito hong mga debotong may sasakyan. Ngayon, kasama ho dun sa development plan ng Manawag ang magkaroon ho ng maayos na parking space. Either yun hong multi-level parking or basement parking. Doon ho sa plano, mga kaibigan, pwede hong i-revise. Kasama ho yung isang contractor kahapon doon sa pagdungaw sa plano, mga kabayan. Si Councilor Paring George Vinoya, big-time contractor din ho ito, taga Labrador. Eh, dinungawan ho namin, mga kaibigan, yung development plan kasama si Rapido Ronel. At yun hong palengke na gagawin ay pupwede hong magkaroon ng basement. Base ho dun sa pagsusuri, mga kaibigan, ang Manawag ho ay isang mataas na bahagi ho dito sa lalawigan ng Pangasinan. Bulubundukin ho yan eh. Mataas ho yan, mga kaibigan. Rolling hills. So, hindi ho binabaha itong bayan ho ng Manawag. Karugtong ho yan ng San Jacinto, Pangasinan.
kung galing ka rito sa western part ng Manawag, San Jacinto muna at never ho na binaha ang San Jacinto, lalo na ho dun sa bandang Bulubundukin of course. Eh, ito ho yung pwedeng magsagawa o gumawa ng mayroong basement. In fact, ako meron akong kapirasong lote dito sa Rolling Hills ng San Jacinto. Sabi ko, pwede akong gumawa ng aking basement. Kapag nabudgetan natin, kapag tayo'y nakapagtayo ng retirement house dyan ho sa lugar na yan. In case of war, pupwede ka dun kahit nalaglagan ka ng missile. Pupwede ka ron. Kailangan ang magiging flooring mo kapag gumawa ka ng basement, mga D12 ang kapal. Tapos ang bakal ng ibabaw, pupwede kang maglagay ho ng 20mm. Ayan. So, going back to Manawag, mga kaibigan, pupwede hong isa o dalawang basement. Basement 1, basement 2. Depende ho yan sa laki ho ng gagawing palengke. So, kung sakali man na ang palengke ho, mga kaibigan, ay napakalawak at mataas, ang kailangan ho kasi kapag mataas, kunwari 5-story building, kailangan ang pundasyon mo dyan ay pupwede hong 10 meters, mga kaibigan, or even 12 meters ang pundasyon mo, yung kalalim. So kung naka 12 meters ka na baon, mga kaibigan, pupwede na ho yan na gumawa ho ng basement. 12 meters, pwede na hong kanyan, pwede na hong dalawang basement ho yan. Kapag 12 meters, yun hong baon ng poste. So, matibay ho yan. Kapag ganun ang baon, pwede kang tumaas ng kahit na 7-story building. Pero hindi naman ho binabalak ho yun. Siguro, preparation, pupwede hong for the meantime, dalawa or tatlong palapag. So, pupwede hong i-convert yung third floor hanggang paakyat ng offices ho yan. For rent, for lease offices. Magkakaroon ho yan ng elevator. Magkakaroon ng escalator, magkakaroon ng elevator. So, parang gano yan. Mall type. Yun ho yung pwede hong gawin dyan sa Manawag, mga kaibigan. So, the burden of parking space ay ia-accommodate ngayon ng development plan ni Mayor Ming Rosario. Ang tanong, may budget ho ba? Yun eh. Saan magmumula ang budget? Baka naman itulaang ay matengga, mapunta lamang ho sa pangarap, mga kaibigan. Ang makakasagot ho niyan, mga kabayan ko, yun hong alkalde. Kasi pwede ho na pangarap na lamang ho yan kung walang pondo. Maganda hong pag-usapan, maganda hong i-discuss, mga kaibigan, maganda hong isipin. Pero, paano mo isasakatuparan itong ganitong kagandang plano? Nangangailangan ho yan ng multi-million, mga kabayan. Multi-million ho ang kailangan ho dyan, mga kaibigan ko. Tignan ho natin kung si Mayor Ming Rosario, ito hong development plan, mga kabayan, sa Manawag, meron ho siyang pondo. Sapagkat napakaganda eh. Sabi ko nga ho sa inyo, kapag hindi ho nagawan ng paraan na pondohan ni Mayor Ming Rosario ang isang multi-level parking, nandyan na ho yung public market ng Manawag, mananatiling pangarap ho yan. Tingnan ho natin. Mayor Ming Rosario, sir, maganda umaga po sa inyo. Magandang umaga, Rapido Alan, maganda umaga.
Lahat po na. Eh, dinidiscuss ko itong development plan sapagkat napakaganda ho yung inyong mga plano. Unang-unang sinasabi ho natin ay problema ho ang parking space dyan ho sa Manawag. Bagamat meron ho mga pribadong parking spaces, eh, nagkukulang naman ho ito. So yung pinaplano ho ninyo na kayo ho ay maglagay ng multi-level parking or ipagkaisa ho doon sa plano ho ninyong pag-revise ng public market with a basement parking. Magkano ho ang tinitingnan ho ninyo na budget ho nito at saan magmumula just in case na may sakatuparan po ninyo, Mayor Ming Rosario, sir? Well, again, magandang umaga, Rapido Alan, at lahat po ng inyong matikapakinig. Unang-una, ito po'y pangarap na mapaganda once and for all talaga ang aming market na sa napakamahabang panahon ay talagang napag-iwanan na rin talaga. At kailangan po na talagang pagtunan namin ng consent, subukan po namin na mag-outsource, humingi sa taas, humingi kung sinong pwedeng makatulong para po may sakatuparan itong pangarap na i-rehab at isaayos ang aming palengke dito sa Manawag. Mm-hmm. Mga magkano ho ang budget ho na tinitingnan ho ninyo, Mayor? Well, roughly siguro mga 100 million tutusin, no? Para po, kasi malaki po, isang hektarya po, no? Ang laki ng palengke namin, isang hektarya po ito. At talagang sa tagal na ng panahon, talagang medyo napag-iwanan talaga. At kailangan isaayos, iorganisa at talagang nasa tamang lugar ang bawat section o bawat division ng aming mga nagtitinda dito, Rapido Alan. Do you think the municipality of Manawag could sustain or produce that kind of amount? Well, at a glance, parang siyempre mabigat yan, pero marami pong pwede po nating akyatin at hingihan po ng mag-outsource, kumbaga, ng additional funds para dito. Pwedeng gawin namang stages to, no? At least maumpisahan na at slowly makakarating din doon sa tunay na pangarap na isaayos buo ang aming pong market dito sa Manawag. Ang Manawag ho ay hindi naman binabaha. Pero kasali din ho ba dun sa development plan na magkaroon din ho ng multi-purpose building katulad ho ng evacuation kahit papaano nakaredy ho kayo sa anumang sakuna na po pwede ho dumating ho sa bayan ho ninyo? Well, Rapido Alan, actually, meron kaming malaki, no? In fact, regional evacuation center na binigay ng national government. At dito din ngayon, no, dito sa barangay Pungaro, ng evacuation center, nandun din po yung aming tanggapan ng MDR-RMO at naka-ready at in fact, nagamit na yan nung kasagsagan ng pandemya, Idol. No? At naririnig ko kanina, nabanggit mo yung sa multi-level naman na parkingan. Yes, sir. Ay actually, meron na in the past, meron ng dalawang nag-propose niya. No? Pero kung sa anong dahilan, hindi po tumuloy, no? Parti kung sana yan, yung pa-PPP sana. At kami po'y bukas pa din sa idea na yan na magkaroon ng multi-level. Iyan po ang solusyon talaga para po may isaayos ang parkingan, mga parking system dito sa aming bayan. Ang isang challenge talaga dito, Rapido Alan, yung volume talaga ng sasakyan. At ito nga, recently, itong 3 weeks ago, inilungsad namin itong Manawag Traffic Enforcers, no, na galing sa munisipyo, mm-hmm, para po mag-augment sa mga choke points at magdirihin ng trapiko during rush hour and more importantly during Sundays o any church obligation days, no, na talagang punuhan dito sa aming bayan. Alright. Matagal na hong problema yung pinag-uusapan natin lagi na mga vendors dyan ho sa labas ng simbahan. E natanggal na ho yan during the time of President Duterte doon sa paglilinis ho ng mga bangketa. But this time ho ay nagbalikan noong hong huling bahagi ng termino ni Vice Mayor, former Mayor Kim Amador.
Pero nasa loho ninyo, paano ho ninyo muling aalisin itong mga ito sapagkat eyesore sa gabal pa ho? Eh sabi ko nga ho, hihintayin pa ho ba natin na meron hong umararo sa kanila na truck or sasakyan at doon ho tayo matatauhan? Ano ho bang plano ho ninyo dyan, Mayor? Pupwede naman hong kausapin ho ang pamunuan ng simbahan at ipasok na lamang doon ho sa bakuran ng simbahan sapagkat yung mga parokyano naman ho nila ay mga pawang deboto ho, karamihan ho dyan, Mayor. Well, tama yan, ano? Talagang ito'y challenge lang. Ano? In fact, nung panahon ni Presidente Duterte, na-clear na ito, no? Malinis na po dito noon. No? At well, sa hindi ko alam ang dahilan, eh, bumalik. Pero ako po'y firm at saka determined na talagang i-clear to. At in fact, nakausap na namin sila lahat. No? Nakiusap lang sila habang inaayos namin yung kanilang paglilipatan. Meron po tayong plano dyan na rapido alam na magkaroon ng uniformado o uniform na size ng mga stores. Kasi minsan kung mapansin mo, ang lalaki, yung stock nila ng buong buwan ay nandoon. Kaya ang laking area ang kinakain. Pero kung maging regular ang size ng mga yan, pare-pareho at nasa gilid, isa sa ayos namin, ay nakikita ko naman na talagang maganda at sangayon din naman itong mga vendors mismo. So, asahan niyo po na talagang under my administration, ito po'y pagtuturuan natin ng pansin. Talagang ito po yung eyesore na talagang parating, kumbaga napapansin ng aming mga bisita at mga pilgrims na parang problema dito sa aming bayan. Pero kami po'y determinado at isa sa ayos. In fact, sa likod po ng elementary school, may malaking parkingan po dyan. At doon namin balak idiretso itong mga vendors na ito sa gilid at saka sa likod. Magkakaroon ng kuan rapido alan. Lalo po namin magkaroon ng sleeper lane. Tatawid po papunta ng central school papunta doon sa likod para mas madali sa paglakad ng ating mga pilgrims. So, konting panahon na lang at inaayos po namin. Ginagawa na namin yung sample ng stalls para po ito po isusundan ng lahat. Walang malaki, kundi pare-pareho ang size ng mga vendors na requesto sa mga gilid. At definitely doon sa main road, national highway, wala pong vendors dyan. Nung hindi pa ho kayo mayor at kayo ho ay board member ng ika-apat na distrito na nasasakupan ho ninyo itong Manawag, ay naging panho kayo, masigasig ho kayo sa pagtataguyod ho ng tourism sa Manawag. In fact, pinalinis ho ninyo iyang river dyan ho sa Manawag. Pero parang napabayaan itong mga huling bahagi ho ng nakarang administrasyon. Ano ho bang plano ho ninyo as far as tourism concern, tourism aspect, Mayor? Sapagkat una, isinakripisyo ho ninyo, ipinakita ho ninyo bilang extension ho ng public tourism, yun hong pribadong farm ho ninyo para meron hong dinadayo ang ating mga bisita at lalo na yung mga taga-Rian sa Manawag. Ano ho bang po pwede ho ipagmalaki ng Manawag maliban dito ho sa church ho natin, Mayor? Well, salamat rapido anan at tabanggit mo yung idea na yan. Anyway, ang Manawag po ay mapalad punakun dahil pinupuntahan na po kami ng mga bisita at talagang marami po kumbaga ang aming market. No? Ang challenge talaga sa amin ngayon ay kung paano namin sila mapapanatili muna sa Manawag bago sila mag-visa o pagkatapos mag-visa o bago mag-novena o pagkatapos mag-novena. Ibig sabihin, kung sa ating mga bisita, aming mga pilgrims ay mamalagi o mag-stay muna dalawa, tatlo, kalahating araw o isang araw na nandito sila, sigurado katumbas noon na Idol Alan ay hanap buhay kita at kumbaga revenue para rin po sa aming bayan. Kaya nga, sabi ko nga sa aking mga kababayan, mag-focus tayo ng livelihood na nakatuon doon sa mga pangangailangan, yung mga hinahanap ng ating mga bisita. Mga souvenir, religious article, kung ano man na pwede nilang iuwi, prutas na pwede nilang dalhin iuwi.
Para po, doon tayo kasi sigurado may market na po yan. Plus, ang challenge na manatili muna. Kaya nga binubuksan namin ang aming bayan, Rapido Alam, na sa mga malalaking investors, pwedeng malaking resort na maganda na pwedeng pag-overnightan o pagstayhan ng aming mga bisita. At siguradong kahanap buhay nga, siguradong kita para sa aming makarubayan. So, bali, yung napanggit mo kanina na ang Alacan River, opo, ay ito po ay talagang isang alternatibo na pwedeng pasyalan. Dapat, sabi ko, hindi lang dapat ningas ko kundbagkos yung patuloy na talagang mani-maintain ang ganda nito para po yung aming mga bisita ay pwede pong pumunta doon, mag-picnic doon o ano man na pwedeng gawin. Pwedeng outlet o pagkakitaan din ng aming mga kababayan. So marami po kami option, I don't know. Marami kami pwedeng gawin. Ang challenge, basic, yung dito muna at mamalagi muna sila. Kung makita mo dito, yung mga nagpapabless lang, ay doon, talaga napakarami. Puro may magagarang sasakyan. Ibig sabihin. Ay, wala. Balikan mo natin si Mayor Ming Rosario ng Manawag, Pangasinan, mga kabayan ko. Tuloy ho ninyo, Mayor, sir. Ayun, ang pangarap po namin ay yung mapag-stay namin itong aming mga pilgrims. Pagkatapos nila ang Mangdovina, pagkatapos nilang makinisa. At siguradong yung katumbas ay kita ng aming bayan, hanap buhay ng aming mga kababayan. So, bukas, kami ko nga, Idol, binuksan namin ang mga komersyo. In fact, may mga nag-attender na rin ng interest at tumingin dito sa aming bayan para po maging wholesome at maging option ng aming mga bisita na mamalagi ng mas matagal dito sa aming bayan. I don't know. Alright. Hindi ho pamumuliti ka itong aking next na question. Pero kailangan ho natin itanong. Ang balita ko ho ay nasa idho ang kaban ng bayan. Wala hong naiwan dun sa pondo ho ninyo. Iklaklaro lang ho natin, sir. Kung ganun ho, paano ho kayo babangon? Ano ho ang plano ho ninyo? Well, ayon sa aming development plan, yung mga proyekto iba na naibid na rin, no? Lagpas doon sa kalahati. Pero hoping na talagang ito po ay maiayos na ma-implementar at yung mga ibang naumpisahan ay may pagpatuloy ng ating administrasyon, no? Well, ang masamang palad lang dito ay doon, Rapido Alam, dahil ang 2023, inanunsyo na po yan ng national government na talagang medyo bababa, no? Ang aming pondo. No? In fact, hindi medyo, malaking baba. Dahil bababa ng 40 million ang aming, more or less, ang aming pong annual budget for 2023. Ito po yung epekto ng pandemya dahil nung 3 years pala yan, Idol, eh, no? 2020 revenue ay magre-reflect ng 2023. Uh-huh. Yung 2020, alam naman natin yan, yan yung kasagsagan ng lockdown lahat, walang kita, walang hanap buhay. Ay nga, mararamdaman yan next year na medyo mababa ang pondo, no? Mababawasan talaga ng malaki. Alright. Within your term, 3 years, matibay na ho ba yung vision ho ninyo na ito ay may sakatuparan sa termino ho ninyo, Mayor? Well, naniniwala ko meron po yung short-term, medium-term at long-term targets o kanya plan. No? At sa tingin ko, yung sa medium-term, maliwanag yan kung kayang i-realize. Pero yung mga long-term, siguro marahil naumpisahan din ng mga ibang namuno, ay pwedeng ipagpatuloy. No? Setting aside political differences, kung ikabubuti, ikagaganda ng bayan, ay marapat lamang ipagpatuloy ito. So, ako po ay confident na kakayanin ng pagtutulungan at kunting sipag talaga at mag-outsource nga ng ibang mga pwedeng tumulong. Yun nga, isa pa yan, advantage pa din doon ng bayan namin dahil pag pumasyal ka ng Maynila, lumapit ka sa isang senador o sino man sa taas, officialis, ay pag sinabi mong manawag, ay parang may magic. Ah, manawag kayo. So, ibig sabihin, medyo may angat ng konti at yung tsansa na ingagrant yung ating mga kahilingan ay malaki din. No? Sabay-sasabayan namin ng pagdasal at sa intercession ng aming Ina Maria
matutulungan kami. I'm confident saying that we don't. Na yung mga proyekto na plano natin ay may isa ka katumaran. Alright. Narito ang pagkakataon sa inyo, Mayor, para muling manawagan sa inyong mga kababayan. Well, maraming salamat, Rapido Alan, sa muling pagkakataon na ako po'y nakapanayang ng inyong programa at nasa pang isang buwan at 27 araw tayo na nakaupo bilang punong bayan ng aming mahal na bayang Manawa at inipilit po natin na magampanan ng maayos at tuluyan maisagawa ang una kaayusan, kalinisan at isang malakas na workforce ng amin pong kawani ng lokal na pamahalaan, no? Ini-empower natin sila at pinapataas natin kanilang moral para po sila po'y magsipag, magtrabaho ng buong puso at pagsilbihan ng aming mga kababayan. So far so good. At yun nga, dito po sa aming bayan ngayon, halos normal na, no? Ang misa ay halos every hour na din, bumalik na sa dati. Kaya nga po, patuloy nyo ka, magtulungan po tayo sa ating mga napupuntang bisita. No, bear with us, but we're doing our best to make your stay in Manawag convenient and of course happy. Meron na po kaming mga traffic enforcers na magmamando sa mga choke points na malimit na pinanggagalingan ng matinding trapiko at medyo gumanda na ang traffic dito. Susunod na pong ayusin ang parking, susunod nang ayusin itong aming mga vendors at aming mga candle boys. So, isa sa ayos, wala pong tatanggalin, wala pong papahirapan bagkos lalagyan lang ng konting mga alituntunin para po may susundan ng lahat. At tayo rin po naman lahat na taga-kababayan kung taga-Manawag ang magbe-beneficio ng ganitong sistema. So bear with us, magtsaga tayo ng konti at patuloy po tayong gabayan ng ating buong may kapal para tayo po yung makapagsilbi ng maayos sa ating bayan. Salamat, may singit ko lang, Mayor. Mabuhay Mayor. Kayo, mabuhay ang Mayor, Mayor. May singit ko lang, Mayor. May padyak ho ba dyan, yung mga pedicabs? Wala, walang padyak dito, wala po. Ah, sige. Maraming salamat, Mayor. Thank you. Mabuhay po kayo. Salamat. Rapido Alan, mabuhay. Mas pinanghang, mas pinatapang, Rapido Alan Season. Iyon, napakaliwanag ho mga kabayan ho, itong mga tinuran ho ni Mayor Ming Rosario. Mayor Jeremy Ahirico Ming Rosario. Doctor by profession ho yan mga kaibigan, si Mayor Ming Rosario. Ang ganda ho ng kanyang vision. At yung vision na yan ay may isa katuparan. Magiging mission ho niya. So, kapag nangyari ho yan, lahat ho ng tinuran ho ng mayor ay super ganda ho yun hong Manawag. Alam mo ninyo, marami pa hong bulubundukin na nakatiwangwang ho dyan sa Manawag na po pwede nga akong i-convert as a tourist destination, mga kabayan. Yun hong Angalacan River, konting kwan lang ho yan, konting linis ho yan. Kasi in fact, meron akong mga konda nun eh. May mga kubo-kubo na ho ron. Eh may umaagos ho dyan na tubig, mga kaibigan, galing ho ng Benguet. Ano ho? Dumadaan sa mga ilang tributaries. Diretso ho sa Angalacan River. So kapag summertime, ay ginagawang paliguan ho na mga nagpipiknik ho yung lugar. Ang ganda talaga. Eh, nakalimutan ko, itong si Mayor Ming Rosario, na-influensyahan ko ho sa pangangabayo. Eh, pwede ho yung lugar na yon ay lagyan ho ng mga horses. Yung mga gusto hong mga bayo, ay siguro magkaroon ho ng espasyo para patakbuhin ng kabayo. Yung isang parking space ho dyan, sa lugar na yan, sa may Angalacan River, ay po pwede hong rentahon ho yan ng munisipyo at magpatakbo ho ng kabayo doon sa kwadra na yon. Ano ho, gagawing horseback riding area. Yun hong isang parking space ho dyan. Picture taking, po pwede hong mangyari ho yan. So, yan ho, kapag na-develop ng gusto ng atin hong mahal na mayor,
dyan ho sa Manawag, Pangasinan, ay hindi malayo ho na isa ho yan sa mga dadayuhin ho ng mga turista. Ang sabi nga ho nila, you don't need to go to Baguio City unless meron kang importante o iba pang pakay sa Baguio. Eh kung klima ang pag-uusapan, well, iba ang Baguio City. Summer capital ho yan. Pero kung ang hanap mo ay isang magandang lugar din, eh hindi naman ho mapag-iwanan, mga kaibigan. Ito hong Manawag, Pangasinan. So, good luck na lamang po sa inyo, Mayor. Hari naway, may sakatuparan ho ninyo itong mga pangarap na ito para sa inyong mga constituents at para ho sa lalawigan ng Pangasinan. Maraming salamat ho sa inyo, Mayor. Rapido! Alan Siso!